Mga kaibigan, yan. Welcome, welcome. Welcome Oo. to, welcome to, nasaan ba tayo? To, you think restricted. Yan. Yan. Think restricted. And this is a program where we will present a lot of things and what we think would be interesting for you, to you, ano ba? For you, to you. We have Ernesto Mercado or Ernie Mercado from Australia. From Australia. Australia. And also we will have hopefully Professor Bonnie Escoda from Cubao. Okay, of course this is Joe Born Twice or Joseph Olfindo from Paranaque, east of West Philippine Sea. Ayan. Mamaya, meron din tayong isang awitin buhat sa ating, well, at the start of this this program, we wanted to have with us June Latonyo. However, June cannot join us anymore. During the time he was sick, he had a cough and GERD. And well, he went to eternity, and we will present his song, the song which we both recorded, and that will be our song, our last song for today. And yes, and hopefully we get Kuya Bonnie, Kuya Ernie, Gary Ernie. Sige nga, what do we have from Australia today? Sa ngayon, umuulan. Hindi maganda panahon ngayon. Ganun. Ano bang, autumn ngayon eh. Autumn. Oh. Wait, but how's this arbo? This arbo, it's no good. It's raining. Yeah. It's 4 o'clock now in the afternoon. Yeah, mga kaibigan. Kung nagtataka kayo, ano ibig sabihin ng arbo? Arbo, yeah. Nung nagtetest, ano kami, nagtetest broadcast, ibinigkas yan ni Ernie, ano ba yung arbo? Kasi napag-usapan namin ano ba yung mga bagay-bagay na naging bago sa kanya nung siya'y lumapag dyan sa Australia. Australia, oo. Ayun yung ano, yung abbreviation nila sa afternoon. Ewan ko, but afternoon naging arvo. Afternoon. Naging afternoon arvo. Tapos arvo. Nga. Bakit kaya? Hindi natin alam. Malalaman natin. Siguro kung kailangan i-research ng maigi yan, ano? Arvo. Nga, eh. Baka ano yun. Yeah. Kasi ang alam kong mga arvo dito, ano eh, mga arboleda. Apelido yun. Arvo. Pati nga yung service station eh. Servo. Service station. Yan. Servo. O kaya na, yun. Nakita mo na ba kung anong gasolina sa servo? Kung gaano kamahal? Kamahal ang gasolina? $2. $2.09 a liter? $2.09? Wow. $2.09 a liter. Yung pinakamura yun ha. Yun yung ano, yun yung may 10% ano tawag dito. May discount pa yun. 10% ano yun? Ano yung hinahalo nila? Ah, yung ano, yung biodiesel, yung parang ethanol. Ay, ethanol, oo. Oh. Yun ang pinakamura. Ethanol, okay. Anyway, today ang topic sana natin sana nga makapasok ang ating Kuya Bonnie, ano? Oo nga. Eh napag-usapan na malapit na kasi ang Holy Week. O yan, Holy Week. Kumusta ba ang ano, paano ba ginagampanan ng mga Australian ang Holy Week? Ay naku, ibang klase dito. Dito sineselebrate, merong ano, merong yung Easter show. Okay. Ayun. May so mga, sa Easter may, na yun, Easter? It starts on ano, nung for, yung week na yon, the whole week.
Okay. Tama-tama kasi yung Easter, mapapag-usapan talaga natin yan after this first episode. First episode natin muna yung the death. At sabi nga ni Manito, sa aba mo, ng aba mo, walang pagsalang totoo. Sa pilitang darating mo, hirap sakit sa impyerno. Samantalang may oras pa ay maglaan kang maaga. Kung bumabit dumilim na ay lalong maghihirap ka. Gumawa niya nga pangata ang puso mo at iyong loob, iyong ialay sa Diyos. Magsisikan at matakot nang marating mong tibubos ang bayan ng Sampag Santos. At kung marating na naman ang langit na kapisanan, ay doon na makakamtan ang yamat kaginhawan ng Diyos poong may kapal. So this is Passion. Nakamute ka ulit, Joseph. Joseph, nakamute. Ayan, kasama na natin ating Kuya Bonnie. Kuya Bonnie, how are you? I'm fine. Good afternoon to all of you. Oh, whatever the case may be. Whatever the case may be, kung meron silang iniinom na isang case o dalawang case. Lock the case. Ang ating Professor Bonnie po ay kasama natin. Siya po ay isang author ng libro at malapit na rin po natin talakayin yung librong yan, yung Warsaw of Asia, The Rape of Manila. Siya po ay ating magiging historian at syempre dahil malapit na pong mangyari muli malapit na pong mangyari muli ang mga ang Warsaw kaya nga bibisitahin natin kung paano nagsimula at paano nagwakas ang pangalawang pangdigma ang ating of course, ang ating resource person ay walang iba kundi ang author ng book The Warsaw of Manila, the Warsaw of Asia, The Rape of Manila. Tama po ba, Professor? Okay na, Onjo. Okay. Saka yung tinatapos natin ay may audio ba? Okay, pero na. Okay na, Onjo. Tinatapos na rin ngayon, palabas na yung Basketball History Philippines. Kung saan sa cover, sa back cover, binanggit ko itong ating vlog. Okay. Hey. At maraming salamat dahil isa sa mga, sa atin. Ano yan eh. Sabi ko nga eh, nung isinulat ni Professor Bonnie Escoda sa kanyang libro, ang tungkol sa You Think or Think Talk, hindi pa nga natin masyadong alam kung anong talagang title natin, pero nandun tayo at isinulat na niya, kaya hindi na pwedeng burahin. hindi pa napayon. Okay. Pwede ko burahin. Kailangan ituloy na natin at pwede tayo po ay natutuwa dahil meron pa tayong panahon para gawin ito. Meron pang isang clip na binigay ang ating Kuya Bonnie at kukunin ko lang po mga kaibigan. Sige Kuya Bonnie, kwentuhan mo naman sila kung paano nagsimula itong mga senakulo at saka pasyon sa iyong alaala. Yung pasyon.
Ano unahin natin? Pasyon. Oh, pasyon. Pasyon. Yung pasyon, sabi ko nga dyan sa video clip, rinecontest natin. Pareho yan para inculturate yung Christianity sa Philippines. Inculturation, kung tawagin natin. No, ipasok sa kultura para maintindihan ng tao. No? Kunyari, isang misa, isang service, ginawa mo sa isang lugar, ibang paniniwala o iba ang kultura, sasama ka doon sa kultura para maibahagi mo ang iyong mensahe. No? So, dito, ang pasyon, balikan natin, dinesh yan, ang tono yan, ang tono ginagamit, ay hango sa tatlong meat. Ano ba yung meat sa Tagalog? Meat. Mito. No? Yung mga bawat lugar, kunyari, tiga, Ilocos ka, may kwento tungkol dyan na katulad lamang. Yan, meat yan. Okay? Sa Bicol, meron rin. Sa bawat lugar, meron. At bawat isang tribo, pinagmamalaki nila yan, kung meron silang meat, ibig sabihin, highly developed yung tribo. Kasi may arts eh, yun ang art niya. At inaawit ito ng isang tao, ang meat, inaawit, at mga bata ay nakikinig. Ibang ilang araw yan eh, kinikwento nila tungkol sa kabayanihan ng isang tao, isang kwento, no, nung isang bayani sa kanya, paring totoo, aring di, no. So, para ang may politics dyan, para ma-unify ang tribo for survival, na ikaw ay hindi lilihis ng tribo, huwag mo iwanan, kundi mapaparusahan ka ng mga espiritu. Ganyan palagi ang ano eh, ang kwenta ng mga meat. So, yung panahon yun, naisipan ng mga ano, ang buhay ni Kristo. Kaya inaawit yan eh, parang tinutula-tula, parang, hindi ko lang tawag dun sa music, yung paraan yan eh, kaya Joseph Taka. Ito yung susunod. Yan, yung... Meron susunod tayong video clip na ginawa ang ating Kuya Bonnie. At ito naman ang traditional Holy Week Passion in the Philippines. At ito, meron lugar pa ito, Nativity of the Lord Parish. Panoorin natin. Ang Kuya Ernie, meron pa ba kayong i-forward mo lang ako tungkol sa passion nung ikaw ay nagpa-passion. Hindi yung fashion show, ano? Passion, yung passion. Oo, di ba sa Bacood, meron pa tayong reenactment nung crucifixion. Yung, ang tawag dito, yung way of the cross, di ba? Okay. Sa bahay-bahay nung. Yan ngayon, wala yata ngayon eh. Wala ngayon dahil sa COVID, ganun. Oo, naalala ko yun kasi noon, kumakanta rin ako sa choir ng Fatima. Oo, di ba? Oo. So, panoodin natin ang Kuya Bonnie at narito naman yung traditional Holy Week. Sandali lang to, mga 2 minutes lang to. Mga kaibigan, panoorin po natin. At i-share ko po ang screen sa inyo. At ayan, nakikita nyo pa. Yeah. Okay. Pinadya, pinamahayang talaga ng ikalawang persona. Ikaw rin birhing mahal, bituin sa karagatan. Mapangaliw sa may lumbay, puta ng makasalanan, matibay na katibayan. Ay nawalang pangunilit na sa langit ang Angeles, pinutuling walang kapit na Kronos Dominaciones, Virtudi sa Potestades. Beatriz na mataas ng patriarkas, protetas, birhing walang makatulang. Tukod sa babaing lahat na nagibi sa Mesiyas, kapag ikaw ay iba, matis ng misericordia, inabalungan tuwina ng awat mahal na grasya ng buong tatlong persona. Ito ay uod lamang, sa lupa ay gumagapang, lipos di lang kasamaan. Biring kung di mo tulungan, anong aming kapakanan? Lupad sampo ng langit, hangin at hangin papawid, hayop isdang nasa tubig, taong hamak na... Yan ang ating pasyon.
At marami pa tayong matatalakayin iba at syempre ang susunod natin na magiging episode naman ay patungkol sa Easter. Yan ay isa ring tradisyon natin. At bukod sa mga pasyon na yan, Professor Bonnie, ka Ernie, kapatid na Ernie, ano ba tawag ko sa iyo? Kuya Ernie. Ayan. Si ano, kumpare yung Arne, di ba? Pare. Yung passion, di ba? Bukod sa music, bukod sa ano, si Nakulo, si Mel Gibson, di ba si Mel Gibson, meron din ginawang movie. The Passion, ano, The Passion of Christ ba yan? The Passion of Christ, no? Pero ang lahat ng ito ba ay, saan ang galing yan? Saan? Ano ang kanilang source? Ano ang kanilang pinagkuhan ng storya na yan? Yes, Kuya Buddy. The Bible, yung sa New Testament, New Testament palagi. Okay. Yung sa passion dyan, yung sa may Jesus Christ, may Judas, yun ang ina-emphasize dyan eh, tsaka si Pedro, para yes. Ipakita lang, bakit mabait si Kristo? Bakit may Kristo? Kasi walang alam, totally walang alam mga tao na maliban sa nagwimisa yung paring Latin during that time. At walang Bible studies noon. So they had to use something para makuha ng tao maintindihan la sa kanilang kultura. Ay masama sapagkat binayulate niya isang kultura natin utang na loob. Wala siyang utang na loob. San Pedro, parang lumalabas, nagkamali siya kasi mataas ang expectation natin sa leader, sa matanda. Eh, nagkamali si Pedro, dininay niya 3 times. Parang lumabas, masama yon pag deny. Kasi kasama-sama mo eh, walang iwan. Parang ganon. At si Jesus, siya yung ideal, peacemaker, he loves so much the country, his people, and his father. Parang very ideal siya. At bukod doon, trinaydor siya ng mga tao at kaya masama yung mga pumatay sa kanya. Okay, hindi lang po yun. Kaya naintindihan ng tao, bakit masama si Judas? Bakit masama yung ginawa niya? Bakit masama yung ginawa ng mga Hudyo? Walang, yung mga conversation na ginamit doon sa awit ay walang hangus sa Bible noon. Gawa-gawa, parang likhang isip. Okay? Ngayon, until dumating isang paring Pilipino, isang secular priest, no? Pinakita niya na alam niya ang theology. Parang pinakita niya sa mga Espanyol na kahit kami Pilipino, marunong kami. Kaya gumamit siya talaga yung tinatawag ng passion popular. Na yan ang basa, lahat ang biblical yan. Biblical lahat ang mga conversation at may mga footnotes pa siya sa kinuha sa Bible. Yeah. Maliban sa isang phrase. Go ahead. Naputo lang ating Kuya Bonnie. Frozen, oo. Oo. Pansamantala, babalikan natin ang Kuya Bonnie the moment ma-unfrozen na yung kanyang picture. At ang source ng mga pasyon ay walang iba kundi ang Biblia. Kaya tayo'y natutuwa dahil ngayon ay madali nang pumunta sa inyong mga Bible Gateway ang tawag. At ayan, katulad dito, Bible Gateway, ilagay nyo lang, Death of Jesus, adyan. Mm. Gusto mo, the New Catholic Bible, kaya meron ding, The Death of Jesus. Ayan, nakikita nyo ba, mga kaibigan? Ayan, The Death of Jesus naman, the New King James Version. O kaya, ang Australia ba, King James kayo ba? Hindi ko. Tapos makikita nyo dyan, yung mga, yan nga, Jesus predicts his death, Jesus handed over to Pontius Pilate, predicts his death, the plot to kill Jesus again predicts his death. Yeah, the third time predicting his death.
Nandito lahat, ano? Ngayon, maganda yan. Dahil ika nga eh, sa itong darating na panahon ng Holy Week, meron tayong pagkakataon mabisita ang source nitong mga pasyon, ano? At ito ay gamitin natin dahil ang pagdating ng Panginoon ay malapit na, di ba? Oo. Kaya sabi ko, yung pag-uusapan nating World War II ay baka maging relevant na yan kasi lalo-lalo na pag-discuss sa atin ni Kuya Bonnie dahil ang World War II na kanyang nasa liksik ay parang kailangan malaman natin ano ba punot dulo niyan. At syempre, ito po nga yung palatuntunan bagong-bago. Ha? Oo. Think talkers kami, ang tawag namin sa bawat isa ay think talkers. And hopefully, we want you. We want you, di ba? We want you. We want you. We want you to think. Kailangan mag-isip po tayo dahil lalo-lalo na kami mga seniors, di ba? Sabi nga ni Kuya Ernie, ang ating kumparing Ernie, eh, nung nagpa-pilot ano kami episode, eh, nakakalimot na daw siya. Bakit senior ka na ba, Kuya Ernie? Oo, senior na. Kanina nga eh, sayang, nawala ang Kuya Bonnie, tatanungin ka sana kasi yung pamphlet na binabasa, eh, dalawang itsura niyang Jesus Christ doon. Ayan, tama. Bumalik na ang Kuya Bonnie. Kuya Bonnie, tinatanong ko si Kuya Ernie kung napansin niya doon sa pinadala mong video clip, doon sa pamphlet na binabasa, yung isang mukha ni Jesus ay fair-skinned, samantalang yung isa kabila naman ay dark-skinned. Ano ba talaga ang skin tone ni Jesus Christ? Bilang Palestino, di ba? Palestine sila. Eh medyo hindi puting-puti yan. May maputi, pero makita may konting sunog ng konti. Hindi puting-puti katulad mga nasa Alaska o whatever it is. Ayun, at syempre merong ginawa ang Time Magazine na picture na forensics. Tingnan ko kung makukuha ko pa dito sa ating website. Diyan sa Australia, ano bang Jesus Christ diyan sa Australia? Maputi o may kayumanggi o Kuya? The usual, kung ano yung nakikita natin sa ano, yun ang ginagamit nila. Yung lumang ano ni Jesus Christ. Lumang picture. Oo. Wala siyang selfie, no? Wala. Wala siyang selfie. Time Magazine, Jesus. Okay. Forensic. Tingnan natin, ha? Ang kanya, kung lalabas ang ating forensic study. Ito yung mga forensic. Ito yung mga ano ba ibig sabihin ng forensic? Yung mga nag-aano? Ayan. Yung mga nag-i-sketch, di ba? Ng mga kung ano yung katangian ng isang lahi. At ito ang lumabas sa kanyang forensic sketch. Ano ba? Yung mga, parang yung mga pagka may nakita mo ba kung sino ang pumatay? Medyo singkit po siya at ganyan, di ba? Ito naman, ang kanyang gail sa feature ng mga Palestino nga, sabi ni sabi ni Professor Bonnie, ayan. Ayan pala ang itsura ni Jesus kung siya ay based on the forensics of a Middle Eastern person. Tama pa ba, Professor? Medyo parang mga estudyante ko na galing sa Palestine o Lebanon. Yeah. Kaya nakikita ko sila parang sa iyo. Parang ganito yun. Okay? Yeah. Tapos,
Pero meron isa yung ano eh, yung ginamita ng ano latest technology, yung sa Shroud of Turin. Okay. Oh, yung sa Shroud. Yung pinasa ko. Shroud of Turin. Lang, I think pinasa ko yun eh, sa Facebook eh. Hanapin ko dito, dito. Shroud of Turin. Sige. Nasa aking Facebook. Nasa aking Facebook. Ano, share ko. I think nasa wall ko. Yung side view, pinag-aralan nila. Ang latest technology, ano, yung kasi sa Shroud doon, manipis na tela, di ba? Kwadrado ang mukha niya. Dito, parang ginamitan lang technology, tinupi-tupi yung tela para lumabas yung ilong, yung bibig, yung mata, na ino nila. Pero meron isa, yung binuksan nila yung mata eh. Yun ang ginamitan ng ano. Pero yan, sarado ang mata, yung patay na patay. Okay, so ito ang latest sa Shroud of Turin Mystery. Kaya bumukas? Ba't kaya? Ayaw bumukas. Okay. Anyway. Ayaw mag-share. Ayan, ito, okay. ito. Meron siyang ano, parang live moving. Ba? Live moving. Ba? Ito ba yun? Was the image on the Shroud of Turin made ito, by some sandali form na. Of radiation? Okay. Panoodin po natin. Ito po ay galing sa YouTube. At sana hindi tayo maano, hindi ma... Anyway, this is part of fair use policy. Pagka po pinag-uusapan ng isang bagay, ay pwede pong gumamit ng copyrighted material. At ito po ay... Panoodin po natin. Ito, tama ba, Kuya Bonnie? Yan? Yan ba? Yan. Yeah, it was the image of the man alive and moving while it was forming. That's what we're talking about today, and we're starting right now. For those ayun, anyway, nag-freeze. Meron ako isa picture sa aking wall, sinare ko. Ah, okay. Sige, hanapin natin. Pwede mong gamitin sa wall ko. Paki-explain na muna, Kuya Bonnie. Ano yung pasyon o ito? Hindi, yung shroud, kung paano nila na ano, paano nila na umpisahan yan. Rinitrato nila, tapos yung ginamit ito, kasi mga terms ng mga photography, mga latest eh, pati NASA, ginamitan nila eh, mga ano, experts sa NASA. Ginamitan yung sa airspace yung mga ano dalawang technician in-invite rin nila paano gamitin yon. So lumalabas yung resurrection nyo kung pagpasok ng kaluluwa ni Lord dun sa resurrection niya, hindi biglaan na parang flash na ganun, parang lumalabas na parang in-scan mula sa paa papunta sa mukha. Sabi na, wala pa tayong scanner noon, pero ito parang unang-unang scanner na lumabas, na invento. Mula sa paa, paakyat, di ba yung scanner, dahan-dahan, parang Xerox, di ba? Parang ganon. So, pagdating, tapos, wala lang yung nagbuka siya, hanggang doon lang siya doon sa patay siya. So, second shot before the resurrection, sabi. Mangyari. Hindi na pwedeng i-imitate. They tried to imitate it. Wala, hindi na talagang with all this science, hindi kayang gawin yun eh, na matransfer sa cloth yung negative, no? Mas maliwanag na yun. Tapos ginamitin hanggang sa lubas yung muka. Yung muka na, yun interested sila sa muka eh. Kaya yun ang pinaka-last na gawa lang yung muka. Ano yung mutsura ni Jesus nung tao sa shroud na ano? Kaya sabi nila, wala pa palang tao na pinako sa cross during that time na underwent scourging at the pillar. It's either you are killed in the scourging itself, kasi bira nakakalus, namamatay pala yun eh, sa scourging eh. Kasi minsan lumalabas mga bituka pala ng mga pinapalo dyan eh, ng mga Romano. At bihira yung in-scourge tsaka crucify. Kaya wala nang iba, sabi sa history ah. Recorded yun, wala pang nangyaring ganun. At yung latay dun sa shroud, eh talagang halos pareho doon sa account ni Jesus, nung historical. Tsaka parang mga 5'11 na height.
So matangkad siya. Kasi during that time, maliliit yung mga tao, di ba? Hindi masyadong matangkad. Kung saan, totoo nga yung na-preserve yun. Paano na-preserve? Yun ang mystery. Na palipat-lipat ang bansa eh, na mag-crusade sa palipat-lipat hanggang sa nasunugan yung gilid nun eh. Nasunugan yung gilid. Kaya yung kinarbon dating yun, nakuwala yung sunog. Yung 14th century. Kaya sabi lang 14th century raw yung ano, 15th century. Eh yung nasunog, nakuha yung sinulid dun sa nasunog. Yung tinagbe. Yung ano. Kuya Bonnie, hindi ko mahanap saan po ninyo pinadala yung ano. Yung sa akin, tungkol sa wall ko. Sa aking wall, 2 days ago. Sa wall. Hindi sa messenger. Oo. Kasi dito sa messenger, eh, how to pronounce Zobel. Okay, alam nyo ba yun? How to pronounce Zobel. Diba? A-out ako, ipapadala ko sa pero a-out muna ako ngayon kung ipapadala. Hindi, huwag naman. Hanapin ko. Nasa wall ko. Nasa ako. Ako na ako magmahanap. Oh, anyway, balik po tayo sa mga may mga katagang hindi na katulad yan. Dios o Dios, Hudyo or Hudyo. Ano pa ang tawag? Hudyo. Dalawa yan eh. Yung talagang original yan ay Dios. D-I-O-S. Eh, in-spell ng Tagalog yung mga purista noon. Ginagyan ng Y. So, ngayon, ginagawa ng Dios. Pero actually yan, Diyos yan. Kaya pag goodbye, adios. Adios. Kaya yung, diyan mo makikita sino yung nag-aral eh, ng Espanyol eh. O yung nagkaroon ng magandang model sa bahay o sa pag-aaral, kita Diyos. Kaya may iba sa, ang Diyos, mga kapatid. Di ba? Pero ayoko magkating ko sino. Tapos sabi niya, ang Biblia. Di ba? Meron pa isa, may ano, isang preacher na kilala na, Ang Biblia, gano'n. Ang ano niyong Biblia, ang Santa Biblia, yung ano, yung mga ano. Kaya minsan, nata-turn off ba ako, pero bilang ako nagtuturo ng Spanish, parang harang napapagano. Tapos yung maganda, yung pinidiscuss natin, no, yung Jew, no? Mga Bisaya noon, tama eh. Kaya si Cardinal Sin, akala ko, Bisaya, kaya ang Hudyo. Ang mga Hudyo ay pinatay. Ang mga Hudyo ay Hudyo talaga. Yun ang Spanish. Ang accent nasa I. Hudyo. Oh. Kaya minsan, yung mga Tagalog, hindi naiintindihan nyo. Kasi yung ibang pare, nag-aral na sa ibang kongregasyon. Kasi dati, mga nagtuturo sa mga seminaryo, ay mga Espanyol. Yung Vincentians. 90% na mga secular. Sila Cardinal Sin, si Cardinal Santos, yung iba, kahit si Vidal. Mga Espanyol mga nagturo, mga teachers sila. Mga formator kung tawagin nila. Kaya alam nila, eh mga sumunod, wala na. Kaya nag-ano na sila, mali-mali ng inaano. Ito ba? Ito yan, ayan. Yan ang ano. So yung mga Hudyo, yun ang tama. Hudyo. Pag babae, Hudya. Kaya nga sabi natin, oh, pag sinabi mong Hudyo at narinig ng mga Espanyol yun, si Kristo ay pinako sa krus sa mga Hudyo. Ganoon, akala ng mga tao, kung may makarinig Espanyol, nagmura yung pare. Kasi ang Hudyo is a means in Spanish, had sex, past tense of the verb joder. Parang had sex. Parang lumabas si Kristo ay pinako sa krus, mga katapos lang mag-sex na mga Romano. Parang ganoon. Kaya may expression sa Espanyol, se Hudyo. Sa Tagalog, may equivalent yun eh. Yung ganoon. Kaya, mga kaibigan, mag-iingat po kayo. Hudyo ang tamang salita, hindi Hudyo. Kasi iba ang ibig sabihin ng Hudyo, katatapos lang ng ano. Hudyo. Palagay ko dahil 'yan sa ano eh, spelling ng Tagalog. Hindi tayo nag-spell ng yung Hudyo, ang spelling kasi natin Hudyo. Walang accent. Sa Espanyol, may accent yan. Importante yung accent. Past tense eh. Ganun, may accent. Eh yun, I-O. Kaya Hudyo. Eh pag ginamit mo yung Y-O, Hudyo talaga ang lalabas. Diba? Eh yun ang spelling ng Tagalog eh. Kaya Hudyo. Kaya lang, kaya, napapamali tuloy. Kaya mali tuloy yung pag-pronounce. Dapat yun, D-I-O. Para nasa I yung ano. Diba? Ako, tinalagang ginagamit ko sa estudyante, paulit-ulit yan eh.
Eres un judío. Es Cristo. Einstein es un judío. Paulit-ulit yan. Paikot-ikot hanggang sa malaman nila. Sabi ko, baka maging lector kayo o commentator sa simbahan. Bye. First class ang Tagalog mo. yun ang napansin ko sa ano eh, yung Tagalog na Bible. Yung spelling nila, Hudyo talaga eh. H-U-D-Y-O. Eh, walang kaya, accent. Walang accent. Kaya walang accent. Hudyo talaga. Hudyo. Wala yung I-O. Kaya, doon pala sa spelling, mali na. Kaya ginawa ko naman, naglagay ako dyan sa YouTube, nakita ni Joseph yon, ano ibig sabihin niya, nagpatawa ako, tapos pinasapasa ko pati sa mga pare. Mga pare. Right. Pa, marami sila, ano eh, katulad yung Virgen Maria. Kaya nga, Virgen Maria, Virgen Maria. Meron pa nga isa, mga ibang video, Maria. 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 Oh. At saka depende rin sa probinsya. Maria. 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 Maria, Maria, Maria. Di ba? Wow, parang naalala akong musical yan. How do you solve the problems like Maria? Oo nga. Tsaka, syempre, lalo-lalo niya pag mayroong mga salitang Spanish, eh, mag-iingat po kayo kasi ngayon, madalas po natin magamit o marinig yung la mierda. Eh, yung palang la mierda, eh, may ibang kasuhulugan. Ano ba ang ibig sabihin ng la mierda, Profesor? Ang ibig sabihin, the shit. The shit. Sa Tagalog, ang tae. parang dumumi. Kumano? Nagkalat. Bakit? Ba't kaya nila ginamit yun na magla-la mierda? Ano? Una ko narinig yan. Una ko narinig yan, ano eh. May ano, effeminate yung tao eh. Oh, mga bading mga 1977 o 78. Yan ko narinig. At nakalungkot-lungkot na itong salitang kanto 1970s ay ginamit sa isang telenovela tungkol kay Ibarra tsaka si Maria Clara. Naglalamierda, ginamit yung dalawa. Sabi ko, galing mag-research mga to. Inunculturate talaga. Kaya mga kaibigan, dito sa ating palatuntunan, you think, kailangan nag-iisip kayo. At we advise na ang mga makikinig dito ay yung mature audience kasi kaya nga you think restricted na tayo. Kasi may mga bagay na baka pinag-uusapan natin eh hindi kaaya-aya para sa mga batang tinga. Pero mabuting ang mga matatanda ay matuto at maituro dahil tumatanda tayong paurong kapag ang mga alam natin ay mali ang pagkaintindi. Kaya mga kaibigan, hanggang dito na lang muna tayo at ang susunod nating episode ay tungkol naman sa Easter. Ha? So any ano bago natin ibigay yung huling awitin ng ating kasama sanang June Latonio, kaya lang hindi na siya umabot. Kinuha na siya ni Lord at ang kanyang awitin ay pinamagatang In His Own Time. Ha? At ito ay isang awitin na kanyang nilikha at aming na-record. At nais namin i-share sa inyo ito bilang panghuli. Pero bago yan lahat, imbitahin niyo muna sila, Kuya Bonnie, Kuya Ernie, bawat isa sa inyo, mag-imbita ng mga taga-Trapitsi, mga taga-Cubao, mga inyo pwede niyo imbitahin para makapanood ng susunod nating episode. Susunod nating episode ay patungkol naman sa Easter. Ano yung Easter? Ano to? At talaga bang nagsimula ba yan sa Easter Island? O saan ba yan? Saan ba yung mangyayari yan? Tingnan natin, malaman natin. Kuya Bonnie. Okay, ako in-invite ko yung mga aking mga kapitbahay, kaparokya dito sa Nativity of the Lord Parish in Cubao, at yung mga aking mga naging estudyante for the past 37 years. So ilan libo kaya yon na mga naging estudyante ko, at in-invite ko sila sa aking Facebook, sa aking YouTube, in-invite ko na manood kayo. So I hope na kompleto tayo, we survived the pandemic, and let's have a nice, meaningful Lent and our celebration of Easter. So, advance, happy Easter sa inyo.
Okay, maraming salamat Kuya Bonnie at Kuya Erning. Oo, iniimbitahan ko ang aking mga kaibigan dito sa Australia, pati yung sa Bacood. Panoorin ang ating TikTok. Ano na nga yun, Joseph? Yan, nakakalimutan ko. You think restricted. Yeah. Restricted, yan. Ang title lang para tutunan natin, You Think Restricted, pero ang tawag sa atin ay TikTokers. TikTokers, yan. Kaya huwag niyo pong kalilimutan, panoorin kami sa susunod na itong episode na to, tsaka sa susunod na aming episode. Kaya, at tsaka, Happy Easter po sa inyong lahat. Iyan. At syempre, siguro ito, papangunahan ko na dahil ang ating palatuntunan ay maipapalabas, ano, bago mag-Holy Week. Pero bago matapos ang March, alam niyo po ba, sa March 31, lalabas na po ang music video ni Ka Erning. Yan. Congrats. Music video lalabas. Abangan po ninyo yan. At yan po ang music video ng Smile. Ang Smile po ay ginawa namin noong 1980. Hindi ako nagkakamali. 1980 ba? 1980. 79-80. Pero ginawa po, rinimix po yan ngayon. Kinantang ko yun ng mas marami pang generation ng New Minstrels. At available na yun sa Spotify, yung audio. Mapapakinggan nyo na yun. Nasa Spotify po yung audio ng Smile by the New Minstrels Remix. At lalabas po ang video ni Kuya Erning. Yan, sa March 31. Abangan po ninyo. At syempre, abangan po natin ang 100 years of Philippine basketball. Ano? Yep. Mali yata yung aking title. 100 years of basketball history. Professor, anong title po? Basketball history. Yeah, basketball history. Ang subtitle, A Century of Philippine Basketball. Yeah. So, nandyan sila Carlos Bajon. Nandyan sila, mga paborito ninyo, sila mga Francis Arnaiz. Si Kaloy-Loy Saga. Yan. Si Ernie, ikaw, ano ba ang ano mo nun? Ano ba ang team mo nun, Iko? Iko ko nun, sina Freddy Webb ako nun. Tsaka sina Ocampo. Okay, tao po. Alam diba? Niyo po ba yun? Alam niyo po ba yung Iko? Elias Tolentino. The yan. Iko Red Manizers. Tama ba? Yan. Oh, na Jaworski. Crispa Red Manizers na yan. Ang linods ko yun, ko-cover natin yan live. Yan. Ko-cover natin yan live. At syempre, hanggang sa muli po mga kaibigan. Ngayon, pinag-usapan po natin ang The Passion of the Christ. At ako naman po ay nag-iimbita sa inyo dahil ang passion ko ay maghayag ng salita ng Diyos sa ating palatuntunan, God's Own for God's Own. At yun po ay ating panimula lamang. Ito, tinignan natin kung ano ang tradisyon ng pasyon, tradisyon ng sinakulo, The Passion of Christ, Jesus Christ Superstar. Pero ang mahalaga po ay, kayo po, what do you think? Ha? Ang mga pinanggalingan nito ay galing sa Biblia. So what do you think? Dapat bang puntahan ninyo ang Biblia? I-check po ninyo ang mga storya at higit sa lahat. Lalong-lalo na ngayon, sabi nga ni Kuya Bonnie, anong tawag doon? Culturization? Enculturation. Yan. Pwede ba yung ano, balik tayo doon, sabi mo kanina yung Gibson, Mel Gibson. Okay, Mel Gibson. Hindi lang Bible ang ginamit niya. First time ginamit niya, iba-ibang mga Bible tradition at mga sinulat na may ibang mystic. Yung mga nakakita ng vision, kung ano talaga nangyari doon. Kaya naiba yung kanyang pelikula sa lahat. So pati yung mga mystic. Mystics. Hindi mistake, ha? Oh, no, mistake. Okay. Well, Mel Gibson's production of The Passion of Christ was not only based on the Bible, but on other references, like private revelations to some chosen souls, you know, like Picareta and Valtorta, you know, Maria Valtorta, which provide details, you know, about the life of Jesus Christ.
And the passion, yung passion na alam natin, bakit ginawa yon? It's a enculturation. Para maintindihan natin, linagay sa kultura natin ang buhay ni Kristo, no? Lalo ng kanyang paghihirap at kamatayan. True imaginations of the writer. Of course, the characters are true. Now, why do we have that? Kasi during that time, before the arrival of the Spaniards, even during the time of the Spaniards, the tribes, different tribes, had their own epic. We call it epico. The life of the bravery of a legendary hero in the tribe. And there's always a lesson sa mga epic, no? To unify the tribe. So, and the, itong mga epiko na ito, inaawit yan, parang yung pasyon. May isang tao dyan na inaawit yon habang ang bilog ang buwan, maliwanag, at yung mga bata ay nakikinig sa kanila. Okay? Inaawit mo ito. No? Kaya yung pasyon, kung mapapansin nyo, may mga parang medley na mga tono. Kasi hango yan, sa iba-iba rin, meron sa dalawa sa Luzon, meron galing sa Visayas at Mindanao. Kaya ganyan yan. Pero dumating ang panahon na isang pare, Filipino, no? Indio, kung tawagin na pare, diocesan o secular, kung tawagin, ay naglikha ng pasyon popular na based on the Bible. At may mga footnotes pa siya, no? Sabi nga niya, para ipakita sa mga paring Kastila ng Filipinong pare o yung Indio na pare ay alam na alam ang teolohiya at ang katekismo. So, itong pare ito nagsulat ng Pasyon Popular. Ito mo, kailangan ba? Magaling ang iyong pandinig at pangunawa. Pagbigkas. Oo, di ba? Hudiyo, hindi Hudyo, Hudiyo, o kaya Diyos, hindi Diyos. Ano ba yung mali ang Diyos? Dapat adios, adios, di ba? So, hanggang sa muli po, ang tawag po natin, adios, goodbye, farewell. Ha? Ano ba yung sastraya? Gaday, mate. O, sa Spanish po, ano po ang pagpapaalam? Adios with God. Adios. Okay. Shortcut ng God be with you. Eh. Parang, adios, adios, God be with you. So, Patria Dorada. Ang ating paanyaya at muli, magkita-kita tayo until the next video. Narito po ang awitin nilikha ni Jun Latonyo na sana po ay nakasama natin, kaya lang may sakit siya noon at hindi na po siyang pinalad na magka-recover at ngayon ay kasama na siya ng Diyos. At pinapanood tayo ngayon. Nandito, oo. Kaya narito ang kanyang huling habilin, ang kanyang awitin na patungkol sa ating Panginoon dahil marami po siyang nilikhang awitin. Pero ito po ay isa na specifically patungkol sa Diyos at ang pamagat ay In His Own Time. Hanggang sa muli po! Live a good life! Love God! Okay, class, who would like to do problem 3 on the board? Please don't be me. I've been reborn in the spirit. Sacrifice of the Most Holy Son. I will sing praises and worship to the Lord my God. Now.
God I have searched for. My salvation and now my eternal life. Christ has died and now is risen. He will come again to be the judge of mankind. How did I come to receive such a gift from God? He sent his son to redeem all mankind from sin. He's at the roots of salvation. Just believe in his son who is Jesus Christ. Was condemned by his people to die for us, and he was crucified. Let us give thanks to the Father for his perfect love for all humanity. Guide us from the Holy Spirit. Peace on earth, love and light to mankind. How did I come to receive such a gift? Nakamute ka. Thank you. Wala na si Kuya Bonnie. Wala na. Yan po ang ating In His Own Time. See you again. See you. Time. Bye. Bye-bye. Yes. Bye-bye, mate.